Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, nagbibigay puri tayo sa Ama at Anak at Espiritu Santo na siyang punot dulo ng ating buhay. Sa banal na santatlo, nakita natin ang hiwaga ng pagkakatawang tao ng Diyos at kanyang pagdiligtas. Nilikha tayo ng Diyos at isinugo niya ang kanyang bugtong na anak upang iligtas tayo sa pagkakasala. Isinugo naman ang Espiritu Santo upang patuloy na maghatid ng kaligtasang tinamo ni Kristo para sa lahat ng tao, sa lahat ng dako, at sa lahat ng panahon. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin muna natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakilamang kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, sari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Hesukristo, bugtong na anak ng Diyos, kordero ng Ama, Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, Ikaw na nalulugluk sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Ikaw lamang ang banal, Panginoon Hesukristo, kasama na Espiritu, sa walhati ng Ama. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong pagsusugo sa salitang Diyos na totoo at maaasahan at sa pagbibigay mo ng Espiritong nagpapabanal sa sanlibutan, ipinahayag ang iyong kahiwagaang dakila sa sangkatauhan. Sa pananampalatayang aming ngayong ipinagdiriwang, ipagkalob mong aming maidangal ang tatlong persona sa walang hanggang kadakilaan at aming sambahing lubusan, ang iyong iisang pagka-Diyos sa mahal na kapangyarihan, sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio.
Sinabi ni Moises sa mga tao, isipin ninyo kung may naganap ng tulad nito, nasaksihan o nabalitaan man lamang mula ng likhain ng Diyos ang daigdig. Maliban sa inyo, sino pa ang nakarinig sa tinig ng Diyos mula sa haliging apoy at nanatiling buhay? Sinong Diyos ang naglabas ng inyong buong lahi mula sa isang bansa upang maging kanya sa pamamagitan ng pakikipagsubukan ng kapangyarihan, ng kababalaghan, ng digmaan, at ng makapangyarihang mga gawa tulad ng ginawa ng Panginoon sa Ehipto? Dahil dito, dapat ninyong malaman na sa langit at sa lupa'y walang ibang Diyos liban sa Panginoon. Kaya nga, dapat ninyong sundin ang kanyang mga utos at tungtuning sinasabi ko sa inyo ngayon. Sa gayon, mapapanuto kayo at ang lahing susunod sa inyo. Magtatagal kayo habang panahon sa lupaing ibinigay sa inyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Panginoon, tapat sa kanyang salita at maaasahan ang kanyang ginawa. Minamahal niya ang gawang matapat, ang pag-ibig niya sa mundo'y laganap. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Sa utos ng puon, nalikha ang langit. Ang araw, ang buwat, talang maririkit. Ang buong daigdig sa kanyang salita ay pawang nayari, lumitaw na bigla. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Ang may takot sa Diyos at nagtitiwala sa kanyang pag-ibig ay kinakalinga. Hindi babayaang sila ay mamatay. Kahit magtagutom, sila'y binubuhay. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Ang ating pag-asa'y nasa Panginoon. Siya ang sanggalang natin at katulong. Ipagkaloob mo na ang aming makamit. O poon ang iyong wagas na pag-ibig. Yamang ang pag-asa'y sa'yo nasasalig. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos, sapagkat hindi kayo tumanggap ng Espiritu ng pagkaalipin upang muling matakot. Ang tinanggap ninyo ay Espiritu ng pagiging anak, at ito ang nagbibigay sa atin ng karapatang tumawag ng Ama, Ama ko. Ang Espiritu nga ang nagpapatotoo, kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. At yamang mga anak, tayo'y mga tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo. Sapagkat kung tayo'y nakikipagtiis sa Kanya, tayo'y dadakilaing ding kasama niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah.
kadakilaan amang mahal. Anak, Espiritong banal, noon, ngayon, kailan pa man. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang 11 na alagad ay nagpunta sa Galilea, sa bundok na itinuro sa kanila ni Jesus. Nang makita nila si Jesus, siya'y sinamba nila, bagamat may ilang nag-alinlangan. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, "Ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Binyagan niyo sila sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo at turuang sumunod sa lahat ng ipinag-uutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Ngayong araw na ito, atin pong ipinagdiriwang ang dakilang kapistahan ng banal na San Tatlo. Bilang Katoliko, tinuturo sa atin na ang Diyos, bagamat isa, mayroong tatlong persona. Isa, pero mayroong tatlong persona. At ito ang Ama, Anak, at Espiritu Santo. Mahirap po naunawain kung paano ito nangyari. Dahil isa itong misteryo. At kahit ang banal na kasulatan ay hindi ito literal na sinabi, pero, totoong ipinapakilala at inilalarawan kung sino ang Ama, Anak, at Espiritu Santo. Mga kapatid, ito po ang matutuklasan at malalaman natin ngayon sa ating mga pagbasa kung sino ang Ama, Anak, at Espiritu Santo. Simulan natin sa Ama. Sa ating unang pagbasa, ipinapakilala na ang Diyos ay isang Ama. Isang Ama na nagdidisiplina. Sa Kanya galing yung 10 utos. Siya ang nagbigay nang 10 utos kay Moises. At sabi ni Moises, dapat ninyong sundin ang kanyang mga utos at mga tuntunin. Sa gayon, mapapanuto kayo o matututo kayo at ang lahing susunod sa inyo. Malinaw, no? Ganito yung gampani ng isang ama. Nagtuturo at nagdidisiplina. Katulad ng Diyos, nais niya tayong umunlad sa buhay. Kaya nga ang isang ama nangangaral, nagtuturo,
nagbibigay ng mga utos at panuto para umunlad ang buhay ng kanyang anak. Pero, para mangyari ito, ang pinakasimpleng bagay na matututunan natin ay ang alamin kung ano ang tama at mali. Pero higit sa lahat, bukod doon, ang malaman natin kung ano ang mabuti at masama. Kaya nga ibinigay sa atin yung 10 utos para ating maging gabay sa buhay na tama at mabuti. Minsan tayo ay napapabaliktad natin yung ibig sabihin ng tama. Pakiramdam natin, pag tama ang ginawa natin, mabuti. Pero hindi po ganun lagi. Hindi lahat ng tama, mabuti. Hindi po. Kaya mag-ingat tayo. Kaya kailangan nating tignan munang mabuti. Yung ginagawa ba natin na akala nating tama ay mabuti? Hindi po. Kasi may pagkakataon na kahit ang tamang ginagawa natin, hindi naman talaga mabuti. Halimbawa, tama ang tumulong sa kapwa. Di ba? Tama naman. Pero, saan galing yung tinutulong mo? Panahon na ng kampanya. Malayo pa ang eleksyon, pero meron na tayong mga naririnig. Meron na tayong mga nararamdaman. No? Tulong dito, tulong doon. Pero picture naman dito, picture doon. Pero dapat mong suriin at tignan saan galing ang tinatanggap mong tulong. Galing ba talaga sa puso? Galing sa sarili? O galing sa nakaw? Tama naman na buhayin ang pamilya. Yun naman talaga ang dapat gawin. Pero ang tanong, sa papaanong paraan ito ginagawa? O, binuhay mo nga yung pamilya mo, pero sa panloloko naman ng ibang tao, di ba? Nagtitinda ka, napapagod ka at naiinitan, pero sinasamahan mo ng kalukohan. Tama ba yun? Tama na buhay ng pamilya, pero hindi mabuti ang ginagawang paraan. Tama ang maging masaya sa buhay. Sino ba naman ang gustong malungkot? Tama naman, gusto natin masaya ang buhay, pero kung meron ka namang tinatapakang ibang tao para maging masaya, hindi mabuti yon. Masaya ka nga, pero inagaw mo naman yung asawa ng iba. Mabuti ba yon? Masaya ka lang, pero hindi mabuti. Ito yung klase ng disiplina na itinuturo sa atin ng Diyos Ama, ang maging tama at mabuti palagi. At ginawa niya ito sa pagbibigay ng 10 utos. Pangalawa, punta naman tayo sa anak. Sa ating ebanghelyo, sinasabi sa atin ni San Mateo na si Jesus ang lagi nating makakasama hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Hindi ba ganito ang tunay na katangian ng isang Diyos? Yung lagi nating kasama at hindi nang iiwan. Totoo, hindi tayo iniiwan ng Diyos. Minsan lang talagang may pagkakataon na akala natin iniwan tayo ng Diyos. Pakiramdam natin pinabayaan tayo ng Diyos. Pero kung tutuusin, tayo naman talaga ang sumuway, kaya tayo napalayo. Tayo naman talaga ang nagpabaya, kaya wala tayong maramdaman. Kagaya na lang nung pag-iyak-iyak mo dahil bumagsak ka, pero ang totoo, hindi ka nag-aral. O kaya yung nagalit ka dahil naparusahan ka, pero ang totoo, meron ka namang ginawang kasalanan. Meron din naman, naiinis ka dahil hindi ka napagbigyan. Pero ang totoo,
sobra-sobra na yung nakuha mo. Huwag ka nang maghihimutok. Huwag ka nang mainis. Sobra na yung nakuha mo. Hindi ka lang nakalusot ngayon. Minsan, yung pagkawalay natin sa Diyos, hindi naman talaga gawa ng Diyos, kundi madalas, kasalanan natin. At panghuli, pangatlo, ang Espiritu Santo. Ang Diyos bilang Espiritu Santo, hindi lang Ama at hindi lang Anak, kundi higit sa lahat, Espiritu Santo na nagbubuklod. Nagbubuklod. Kaya nga sinabi ni San Pablo, ang tinanggap ninyo ay Espiritu ng pagiging Anak at ito ang nagbibigay sa atin ng karapatang tumawag ng Ama. Ama ko, tayo ay nagiging kaisa ng Diyos dahil sa tulong ng Espiritu Santo. Pagwala ang Espiritu Santo, pagwala ang pagkilos ng Espiritu Santo, sigurado, wala ang Diyos sa atin. Alam niyo po, maraming beses na akong tinutulungan o tinulungan ng Espiritu Santo, lalo na yung sa mga pagkakataong gustong-gusto kong gumanti. Madami naman po talaga, no, na bumabato ng masasama at masasakit na salita sa pari, pero napipigilan ako. Pwede naman talaga akong lumaban, pero nakukuha kong manahimik. May dumadating ang pagkakataon na gusto kong sumuko, pero nakapagpapatuloy ako. At lahat ng ito, gawa at tulong ng Espiritu Santo. Kung sarili ko lang ang paiiralin, kung sarili ko lang gusto, baka siguro nakagawa na ako ng mali. Pero dahil sa Espiritu Santo, ibinubuklod ako sa Diyos. Mga kapatid, ito po ang larawan ng tatlong persona ng Diyos. Isang nagdidisiplinang Ama, sumusubaybay bilang Anak, at nagbubuklod bilang Espiritu Santo. Amen. Amen. Magsitayo po ang lahat. Sabay-sabay nating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa mga nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mga nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga minamahal kong kapatid, ang Diyos Ama ang tagapaglikha. Ibinigay niya sa atin ang kanyang anak upang maging buhay at kaligtasan natin. Manalangin tayo sa patnubay ng Espiritu Santo at ating sambitin. Panginoon, dinggin mo ang iyong sambayanan. Panginoon, dinggin mo ang iyong sambayanan. Nawa, ang simbahan ay maging daluyan ng kapayapaan at pag-asa para sa lahat ng tao. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong sambayanan. Nawa, ang mga pinuno ng simbahan ay makinig sa tinig ng Espiritu Santo upang magabayan nila ng mahusay ang mga mananampalataya. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong sambayanan. Nawa, ang mga pinuno ng pamahalaan ay maging masigasig sa pagpapatupad ng mga programa at mga polisiya
Para sa mga dukha at mahihina, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong sambayanan. Upang patuloy na lumago ang Basic Ecclesial Communities or BEC sa ating bansa at yakapin ang hamon na bumuo ng mga BEC ang mga pamayanan sa pamamagitan ng Eukaristiya, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong sambayanan. Sa katahimikan, ating ilapit sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong sambayanan. Ama, turuan mo po kaming maging masayang pamayanang nagmamahal tulad ng banal na Santatlo. Patuloy nawa kaming makapag-alay sa iyo ng lahat ng papuri, karangalan at kaluwalhatian, ngayon at magpakailanman. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pag-aalay namin sana'y kalugdan mo isang bayan na nag-upukay nagmamahal sa'yo. Saan iyo't nitong tinapay na nagdudul ng buhay at alak na sa kisag ng bigay mong kaligtasan. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, gawin mong banal ang mga alay na aming inihanda, ngayong aming sinasamba at sinasambit ang ngalan mong dakila, at pakundangan sa mga alay na ngayoy nasa dambana, kami naway maging laging nakalaan sa iyong adhika. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Kaysa ng iyong anak at ng Espiritu Santo, ikaw ay iisang Diyos na pinapanginoon ng mga tao. Ang iyong anak at espiritu'y di naiiba sa pagka-Diyos mo, anupat kahit tatlo'y iisang Diyos na totoo. Ang kadakilaan mong ipinahihiwatig upang aming panaligan ay siya rin naming sinasampalatayanan tungkol sa iyong anak at espiritong banal. Bagamat may tanging pag-iral ang bawat isa, iisang Diyos pa rin ang aming sinasamba sa kapangyarihang taglay ay walang pagkakaiba. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi,
Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Kaya hindi naman no matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Broderick na aming tagapangasiwa at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Kayon din ang lahat na mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkaloban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkaloban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po para sa lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Itong nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Tagapagligtas ng langit at ng lupa, luwalhatiin siya. O banal na santatlo, o Diyos ng pag-ibig, Santisima Trinidad, sambahin at mahalin. Diyos ang nakibigin, siya'ng tagapagligtas. Ipagdangal si Kristo ngayon at kailanman. O banal na santatlo, o Diyos ng pag-ibig, Santisima Trinidad, sambahin at mahalin. Pagbunyi sa patnubay, Espiritu Santo, gabay siya ng simbahan tungong kalangitan. O banal na santatlo, o Diyos ng pag-ibig, Santisima Trinidad, sambahin at mahalin. Tatlong mga persona sa iisang Diyos, dakila na misteryo, manahan sa amin. O banal na santatlo, o Diyos ng pag-ibig, Santisima Trinidad, sambahin at mahalin. Tatlong mga persona sa iisang Diyos, dakila na misteryo, manahan sa atin. O banal na santatlo, o Diyos ng pag-ibig, Santisima Trinidad, sambahin at mahalin. Diyos sa may purihin, siya'ng tagapaglikha ng langit at ng lupa, luwalhatiin siya. O banal na santatlo, o Diyos ng pag-ibig, Santisima Trinidad, sambahin at mahalin. Diyos anak ibigin, siya'ng tagapaglikhas, ipagdangal si Kristo ngayon at kailanman. O banal na santatlo, o Diyos ng pag-ibig, Santisima Trinidad, sambahin at mahalin. Pagbunyi sa patnubay, Espiritu Santo, gabay siya ng simbahan tungong kalangitan. O banal na santatlo, o Diyos ng pag-ibig, Santisima Trinidad, sambahin at mahalin. Tatlong mga persona sa iisang Diyos, dakila na misteryo,
manahan sa atin, o banal na santatlo, o Diyos ng pag-ibig, Santissima Trinidad, sambahin at mahalin. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, mapakinabangan nawa ng aming buong katauhan ang pagtanggap namin sa mga banal na pinagsaluhan at ang aming pagsamba ng may pananampalatayang lubusan sa tatlong persona ng iisang Diyos lamang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin para sa araw ng BEC. Diyos na bukal ng kabutihan, salamat sa handog mong pagpapanibago sa pagkakaloob ng mga munting sambayan ng Kristiyano bilang lugar ng pagkakataon upang maisabuhay ng makabuluhan ang aming pananampalataya. Nagsusumamo kami na maging sa gitna ng pandemya ay taglayin namin ang alab ng bagong sigla sa pagpapanibago ng aming pamilya, kapitbahayan at parokya at magsikap na walang mamagitan sa aming gawain ng pagdilingkod. Ang lahat ng ito ay aming samot dalangin sa ngalan ni Kristo at ng Espiritu Santo na ating Panginoon. Amen. Amen. Panalangin kay San Roque, ating ipagdasal ang lahat ng mga may sakit at nahihirapan ngayong pandemic. Pagdasal din po natin ang buong mundo, ang ating bansa at higit sa lahat ang ating pamahalaan. O pinagpalang San Roque, pintakasi ng mga may karamdaman, lingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan. Nanong ikay narito pa sa daigdig, marami ang gumaling dahil sa pag-antanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayong ikay niluluwalhati na dyan sa langit, nananali kaming ang iyong pamamagitan ay lubhang magaling. Ialay mo po sa Panginoong Diyos yaring aming mga hinaing at sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoong Jesucristo at iyo pong mga panalangin. Amen. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maiyadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maiyadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiyadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas ng Poong Jesus Nazareno. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawan nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang lahat na may karamdaman at nahihirapan sa pamamagitan ng bendisyon na ito naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at pagdilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humay kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kalikasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong
aking namatayan ay sagisag ng aming kalikasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.